Hey guys, I'm Chantal and welcome back to my channel. And for today's video, we will talk about kung paano nga ba kumita sa YouTube and kung kumikita ba talaga sa YouTube. So if you're interested kung paano kumita dito sa YouTube, please keep on watching. So yun guys, sorry medyo pausa ko ngayon kaya ganito yung boses ko ngayon. Anyways, for your information, I uploaded my first video on YouTube noong March 12, 2017. Ito siya, oh. Ayan. Ayan. So, ayan. Noong March 12, 2017. And yun yung everyday makeup look. Tapos, naka-parenthesis, best ang natural ng look. Well, Philippines. Tapos, Chanta Luis. Kasi dati nung nanonood ako ng mga videos, parang alam mo na yun yung passion mo, alam mo na gusto mo rin siyang gawin kasi gusto mo. Hindi yung napipilitan ka lang na, okay, for the sake na sabi nila kumikita sa YouTube, so sige, mag-upload ako ng videos. Hindi ganun. Hindi ko alam dati na pwedeng kumita sa YouTube nung nag-start ako mag-film. Eh, nag-start ako mag-upload ng videos noong medyo humupa na yung sa allergy ko, yung sa pimple breakouts ko, and everything. Yun. So, ayun, ang ginagamit ko pang phone dati is yung phone ko na Asus Zenfone Selfie. And medyo okay naman yung quality ng camera nun for me. And ang dami ko na-upload na videos na yung phone ko lang talaga yung ginagamit ko. This year lang, 2018 lang, ako nagkaroon ng talagang vlogging camera for YouTube. Oh, diba? Yung first video ko ngayon ay mayroong 1,346 views given na March 12, 2017 ko pa ito in-upload. So, sobrang hirap talaga makagain ng views sa YouTube. So, nung nalaman ko na pwede daw kumita sa YouTube, tinry ko kasi pinanood ko yung mga videos. Merong mga lumalabas na videos, recommended videos na paano kumita sa YouTube, kumikita sa YouTube, ganyan, YouTube sweldo, first YouTube sweldo, ganyan. So, parang na-enlighten ako na parang passion ko ng mag-film, passion ko ng gumawa ng mga videos, tapos pwede pala akong kumita, and kumita ba talaga ako? So, we will find out. Kung gusto nyong magkaroon ng ads yung YouTube videos nyo, magawa kayo ng Google AdSense account, and then ililink nyo yung YouTube account nyo. So, in that way, magkakaroon ka ng ads sa videos mo. Pero, hindi lahat ay malalagyan ng ads talaga. And yung rules kasi ni YouTube ngayon is, mayroon ka ng kailangang ma-reach na certain amount of subscribers and watch views, ganyan. Pero nung nag-start kasi ako, wala pang ganung rules. So, nagkaroon ako ng ads, nag-upload ako ng videos kahit yung subscribers ko noon is nagsimula sa 10, na-reach yung 50, pero sobrang bagal, as in months bago ako naka 100 subscribers. Sobrang saya ako nung naka 100 subscribers ako, guys. And then, 1 year and 8 months na ako sa YouTube. And na-receive ko yung first YouTube sweldo ko noong October 21. Noong October 21, na-issue na sa akin yung first YouTube sweldo ko. And nakuha ko siya mga October 23. Then, balik tayo dun sa Google AdSense account. Kapag nag-apply ka for Google AdSense, ilalagay mo dun yung billing address mo and makaka-receive ka ng ganito. So, sorry, sobrang dumi na. Ayan, makakuha ka ng ganitong envelope. Makaka-receive ka ng ganito. And ang nakalagay dito is your Google AdSense personal identification number or yung PIN number mo. Yung PIN number mo, i-enter mo siya dun sa Google AdSense account mo para ma-confirm na yun yung talagang billing address mo. So, ayan. So, yung PIN ko, ayan dito nakalagay. Your PIN. Ganyan. Ganito yung itsura niya. For example, ngayong November. For example, ngayong November kayo nagawa ng Google AdSense account nyo, mga 5 months bago dumating sa akin itong mail na to. Sobrang tagal. Akala ko bogus. Akala ko hindi ito to. Yun pala, sobrang tagal pala talagang ma-receive nito. And then, sa YouTube, nagkaroon siya ng bagong rules na kailangan maka 1,000 subscribers ka muna and 4,000 watch hours sa videos mo bago ka ulit nila bigyan ng ads. So, to make it short, nawala yung ads sa videos ko. Since hindi pa ako nakaka-reach that time ng 1,000 subscribers and wala
But na-reach ko na yung 4,000 hours na views. So yun, kapag hindi mo na-meet yung parehas na dalawang yon, hindi ka pa rin bibigyan ng ads ni YouTube. One year na bago ko ma-meet yung 1,000 subscribers ko, sobrang bagal. Pero para sa akin, progress pa rin siya kasi ang hirap maka 1,000 subscribers. Kahit one year, kahit it took me one year to get that subscribers, okay lang sa akin kasi worth it. Kasi gusto ko naman yung ginagawa ko, passion ko naman yung ginagawa ko, hindi ko naman to ginagawa para lang kumita, ganyan. Kasi gusto ko talaga mag-share sa inyo ng mga ideas ko. So I'm doing it, I'm uploading videos, editing my videos, and hindi ko iniisip kung ano yung mga nagagastos ko, nabibili ko sa Watson, sa mga makeup, ganyan, sa skincare. Kasi gusto ko rin talaga siyang i-try and i-share yung results sa inyo. Biglang may nag-boom na video sa YouTube ko. And yun yung Apple Cider Vinegar Toner and yung Holy Grail skincare product na napawala yung pimples ko because of my allergy. And ayun. As of now, yung pinakamadami kong videos na views is yung Apple Cider Vinegar Toner and 197,000 views siya. Sobrang nasasayangan ako kasi nung biglang nag-boom yung video kong yun, yun yung saktong tinanggalan ako ni YouTube ng ads. So, hindi na-count yung views ko. So, hindi na-monetize yung videos ko. Marami pa rin ako natutulungan dun sa videos na yun and nagtatanong sila saan. So, okay lang. Hindi ko ininda yun. So, after 2 months, after 2 or 3 months, naibalik ko yung YouTube. Si Sky lang yun na yun. After 2 months or 3 months, nabalik ko na yung ad sa YouTube account ko. So, ayan na, nagsimula na nga akong kumita sa YouTube. And, nakita ko na minonitor ko ulit yung YouTube AdSense account. Nag-i-increase na yung na-accumulate kong dollars sa Google AdSense account ko. And ibig sabihin nun, okay, may ads na ulit na binibigay sa akin si YouTube. And during the time, biglang nag-boom yung subscribers ko. Thank you guys. Biglang naging 3, naging 1,500, 2,000, and 3,000. Ngayon, 3,981 na siya as of now na nag-film ako nito. So, ayun. Thank you guys. So, yun na nga. Nakuha ko yung first YouTube sweldo ko noong October 21. And ito yung pruweba. Kapag ilalagay nyo kung paano yung method ng pag-receive nyo ng payment ni Google AdSense, ilagay nyo is Western Union. For me, mas madali siya since marami namang Western Union branches dito. And kailangan mo lang ng isang valid ID and yung ipapadalang ano sa'yo, ipapadala sa'yo ni Google AdSense na nandun yung number, yung PIN na kailangan mong ilagay para ma-receive mo talaga yung money, para ma-confirm na ikaw talaga yung pinadala nila ng money. Yung itsura niya, guys. Ayan. Tapos, ayan. Nakalagay dito is to receive receiver Chantal Luis Aldepollo. It's me. Nakalagay din dito yung present address, then yung ID type na pinersend ko, passport, and yung ID number. Siyempre, yung secret yun. Then sender, Google Asia Pacific PPE LTD. And message, 0 pinakalagay. So, wala. Ayan. Tapos, yung resibo ni Western Union ay ganito. Ayan, ganyan. Tapos, nakalagay dito yung date and time ng pagkuha ko. Tapos, yung purpose of transaction. Then, originating country, galing Singapore yung money na sinend sa akin ni Google AdSense. Galing siya Singapore. And then, yung amount na na-accumulate ko, yung amount na na-receive ko from Google AdSense is $116.13. So, baka nagtataka kayo, bakit tagal bago ako napadalhan ng YouTube sweldo ni Google AdSense? It is because meron kang threshold na kailangan punuin. $100 kapag napuno mo yung $100, kapag na-achieve mo yung threshold na yun, tsaka ka palang papadalhan, tsaka palang ibibigay ni Google AdSense yung YouTube sweldo mo. So, yun. So, yung akin, naka-reach siya ng $116.13. And kapag kukunin mo kasi sa Western Union, merong konting kaltas. So, yung total na lang na nakuha ko is $115.78. So, nasa 6,000 plus siya. Ayun, papapiliin ka sa Western Union kung gusto mong dollars mo siya i-receive or ipapa-convert mo siya into Philippine peso. So, ako pina-convert ko na siya in pesos kasi ang hirap na maghahanap ako ng
money changer, ganyan. Iba-convert mo na siya into cash. And yung isa pang method, ang alam ko yung isa pang method is yung check. Marireceive mo yung payment mo, papadala sa'yo yung check eh, and ikaw yung bahalang magpa-liquidify nun. Liquidify. Ikaw yung bahalang magpapalit nun sa bank into cash. Magpa- yun. Magpa-convert nun into cash. Ganun. So, ayun guys, that's my experience. And, totoo na kumikita talaga sa YouTube. But, you have to make sure na nandun yung passion mo and yung effort na in-exert mo is hindi masasayang. Kasi ako, para sa akin, yes, nag-effort ako na mag-isip ng mga ideas na i-upload ko sa YouTube. Nag-effort ako na gumawa ng ganitong makeup tutorial, na gumawa ng ganitong skincare routine, skincare products. Nagtitry ako ng iba't iba. Vinavlog ko yung mga ginagawa ko in my daily life, ganyan. Kasi hindi ako ganung nahihirapan sa ginagawa ko kasi passion ko siya. I love filming, I love editing videos. So, hindi ko masyadong ininda yung pagod and yung stress na ganon. Yung iba kasi, kapag yung isip mo ay nasa pagkita lang, oh, mag-accumulate lang tayo ng pera dito sa YouTube, parang wala kang drive, parang hindi mo ma-achieve yung fullness ng happiness mo kung ganun yung thinking mo. Kasi dapat, first of all, dapat talaga masaya ka sa ginagawa mo, nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi kung masaya ka and nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, sobrang dali na sa pakiramdam na okay, bonus na lang talaga yung kumita ka sa YouTube, bonus na lang siya, and ang main purpose mo talaga is to share what you have, to share your ideas, and to do what you love, your passion, and everything like that. Ako talaga, yung purpose ko lang talaga dito sa YouTube is to share my ideas, to help you guys kung may tutulong ako na skincare videos, kung may isasuggest kayong videos na kaya ko namang gawin, so why not? Bakit hindi ko gagawin, diba? So yun lang, if you want to start your own channel, kung talagang passion mo na mag-film or what, and pwede naman na pagkakitaan to, ang dami kong kilalang mga vloggers, mga YouTubers na full-time YouTubers talaga sila, as in sobrang dedicated sila sa ginagawa nila. And ako, sorry na ngayon na lang ulit ako nag-upload kasi busy ako kasi nag-thesis ako. Ginawa yung room ko, kaya hindi ako nakapag-film agad. And ayun, medyo na-down ako lately kasi sobrang dami kong stress na na-absorb. And ngayon, eto na, nag-video ulit ako. So, yun lang guys, kung may tanong kayo about YouTube sweldo, kung kumikita ba or what, just comment it down below. And kung may request kayo na gusto nyong gawin. So, that's all guys for this video. I hope you enjoyed watching this video and I hope na naging helpful naman to kahit papano para sa aspiring YouTubers out there. Para sa fire na nagbabaga dyan sa mga puso nyo na mag-upload ng videos and maging YouTubers, maging vloggers, or kung ano mang gusto nyo gawin sa buhay, go, fight lang. Gawin nyo yan. I hope you enjoyed watching this video and if you do not forget to give this video a thumbs up. Ayan, na-miss kong gawin to. And if you haven't subscribed yet, just click the subscribe button below and the bell button beside the subscribe button. So, if I upload new videos, you will get notified. O, diba? Pangga. Charot. So, yun lang, guys. Remember, just always have a positive mind so you'll always have a positive outcomes in life.